everyone! Welcome ulit dito sa aking channel. So, I promise na bibigyan ko kayo ng part 2 dito sa ating Naliyagan Festival here in Agusan del Sur. Ayan, kita nyo naman guys, wala po kayo sa Manila or sa ibang bansa, kundi andito po kayo sa aming sports complex dito sa Agusan del Sur. Wow! Kita nyo naman yan guys, ang saya at ang daming taong nanood. By the way guys, bigyan ko lang po kayo ng trivia tungkol sa aming Naliyagan Festival. Ano nga ba ang Naliyagan meaning guys? So Naliyagan means the chosen one. It is a week-long celebration showcases the indigenous people's culture through music and dance. Meron ding mga native products gaya nung pinakita ko sa inyo sa part 1 ng ating vlog in which meron pong mga booth ang every municipalities dito sa Agusan del Sur. Meron ding mga games, ethnic games at kung ano-ano pa. And a host of sporting tournaments and special events. The festival depicts the Agusan del Sur culture and heritage. At alam niyo ba guys na sobrang laking papremyo ang binigay nila this year. For the first prize is merong 1 million na school project kung saan nag-aaral ang mga bata ng Kalahok. And then meron din silang 300,000 pesos na cash. Oh, binurin niyo guys, first prize pa lang yan ha. Then ang nanalo dyan is from Loreto. So dati guys, it was called street dancing competition. Pero as of 2023 is pinalitan na po nila ng pangalan. It is called Sadyo to Naliyagan na po. And that's it for the Sadyo to Naliyagan. Let us go now to the carnival. Ito po yung pinakahihintay ko. Sa halagang 20 pesos lamang po, yes, makakapasok ka na dito sa aming carnival. Taon-taon po itong merong carnival kapag Naliyagan Festival, guys. 20 pesos lamang po ang entrance fee. Ayan. Ito po was the third day ata to together with my husband. Ayan. Kasi pangarap po talagang sumakay ng mga rides dito sa carnival. Pero sad to say na medyo may edad na tayo, no? As we age talaga, talagang nag-iba yung mga gusto natin. Ayan, at
Ito nga po pala yung pinakapaborito kong gawin kapag pumapasok ako sa carnival. Pero it turned out na isa lang po yung natamaan ko. Kaya eto, to the rescue si hubby. Kaya siya na yung umubos ng mga bala. At talaga naman, kita nyo naman yan guys. Natamaan niya talaga lahat. Pati nga ang puso ko is natamaan niya. Tingnan nyo naman yan guys. Sa haba ba naman ang kamay niyan? O, tingnan nyo. At dahil nga hindi ko kinaya ang mga rides na yon kasi pinapanood ko pa lang talagang nahilo na ako, dito kami pumunta sa Blizzard. So ayan, halagang 100 pesos for adult and then for children, 100 pesos din. Ito na yung napili namin kasi akala ko parang ano lang siya eh. Akala ko parang mild lang siya na parang relax ka lang. Pero alam, tingnan nyo kung ano ang nangyari. Hindi na ako naka-video kasi nga, oh ayan, na-chill-chill pa kami dyan. Oh, tingnan nyo. Pero ang kasunod niyan, tingnan nyo. Oh my God! Lalo kira ka? Lumlan ako ban ka? Hula, hula na eh. Ay, pagkamay! Lumlan, di lang pagkinawa! At yun na nga po ang nangyari sa amin. Muntik na nga po akong himatayin, Diyos ko. At pagkatapos ko talagang nagutom ako. Kaya pumunta na kami dito sa ano venue ng main event natin. Ayan. Yan po yung entrance dito. Merong apat na entrance. Pero dito ko gustong-gustong dumaan, papasok. Kasi nga malapit sa school namin. At iniiwan ko lang yung motor ko sa school namin. Talagang stricto ang entrance dito, guys. Siya nga pala, bawal nga po pala ang mga bottled water dyan sa labas at loob ng ating venue. Kaya tingnan nyo naman, nagdala ko ng aking tumbler. At yan na nga po ang sinasabi kong sobrang daming tao. Diba sinabi ko nung part 1 na kapag first night at saka last night and then I think that was 7:30 na kaya dyan po nag-uumpisang dumadami na ang tao. Kaya ayan, tingnan nyo naman yung tipong magpapalit na kayo ng mukha sa sobrang daming tao. And then ayan na nga po, pagkatapos mag-ride, syempre nagutom at nahilo, food trip na naman po tayo. Ayan po yung mga kinain ko dyan guys. On the fifth day is merong motocross at dahil nasa harap lang ng school namin ginagawa ang motocross kaya nanood na rin kami guys. And then
kinagabihan is gala na naman. Siyempre, kayo ba naman ang taga rito lang sa Patinay at dito pa talaga ang venue ng ating festival, diba? Meron nga po palang mobile ATM dito, guys. Kaya kung maubusan kayo ng pera sa kakakain at sa kakabili ng mga kung ano-ano is, meron tayong ATM machine dito. Then, syempre, pagkatapos, kain na naman, food trip na naman tayo, guys. Ayan nga. Wow. At naubos ang budget ko sa kakakain. At meron pa nga akong nakita mga estudyante ko. Ayan, oh. Ayan, say hi to my vlog. Oh, ayan, mga estudyante ko yan, guys. Dito na nga po tayo sa last night ng ating festival, guys. Ang finale ng ating Naliyagan Festival in which andito po ang pinakamaganda, pinakamagaling, wow! At pinakasikat na bakla sa balat ng lupa. Walang iba kundi si Miss Vice Ganda. Tignan niyo naman, guys, ang galing talaga niyang mag-perform. Ang galing niyang kumanta, ang galing niyang sumayaw, ang galing niyang magpatawa, guys. Alam niyo naman yan, si Miss Vice Ganda yan. O ayan, tignan niyo. At wala nga pong MMA si Meme Vice Ganda, guys. Talagang wala pong kaarte-arte at napaka-performer talaga. Sobrang daming tao po. Oh my God. At eto na nga po ang finale ng fireworks display natin, guys. Tignan nyo. Dito na nga po nagtatapos ang ating part 2 ng ating Naliyagan Festival, guys. I hope to see you next year dito sa aming festival. You are all invited. And this is Darlene Caballero. Thank you for watching.